mga kaibigan, umagang morning, umagang glory, umagang kay ganda. Umagang kay ganda and ang tandem na kung saan umaga na nung hinugot. Mga kaibigan, I'm Jay and kasama ko po ngayon si Sir Mike and game number 2 na tayo since tinapos nga natin kanina yung laban ng Boomy Pet Boom. Esports ano masabi ko. Bet Boom and Team Spirit na kung saan nanalo. Number 1 spot nakuha nga ng Bet Boom with the game number 3 nail biting action ano, pero Bet Boom suddenly nung naka-items na late game and recap lang natin ano, na ipanalo nga po nila yung game kontra Team Spirit and sila yung may 300 points. Pero ngayon guys, game 2 na po tayo nag-jump since nagsimula na din kasi kanina, nagkabagaan na yan. Nigma, halos 50 minutes something game ano, yung naging laban nila doon. Pero NTT managed to win that game number 1. And this is a must win for NTT. For Nigma, I mean, retain naman na nila yung spot nila dito sa Division 1. Di po sila malalaglag sa Division 2. Pero nung mga nakaraang araw, I'm expecting na into the breach, baka sakaling makasilat ulit sila ng panalo. Kasi tinalo nila yung Nigma eh. Oo. Right? Tsaka and, may time na ginawa nilang bata yung Tundra. Oo. 0-4 din nung standing ng Nigma. Pero all of a sudden, Nigma nanalo din sila sa what do you call this? Into the breach. Nanalo sila sa Into the breach. Angat mo. Okay, hindi, angat mo. Para mas madali nating maklarify. Ayan. Nanalo sila sa Into the Breach. At saka sa, I mean, sa OG. Nasilat nila yung OG kasi. Mm. Yung Secret, Into the Breach nanalo. Tapos Nigma, tinalo yung Team Secret. That's why meron silang dalawang panalo. And ngayon, hoping for three-way tiebreaker pag nanalo yung entity dito sa may second team natin. Kasi kaya, wala na talaga magagawin Nigma eh. Parang for professionality na lang to. Okay, yung mandamay. Para if ever, ano lang, yung magiging tiebreaker natin doon is battle for third and fourth na lamang. OG Tundra. Pero still, mga sarap, pag natalo yung entity dito sa series mismo natin, matik, pasok pa rin naman yung Tundra at OG sa may major. It's just that, yung DPC points lang ang paglalabanan nila or yung placement nga dito sa may ating standings. Pero ito, tignan naman natin kung mangyari yun kasi possible nga na humabol pa entity. And syempre, before that, please do like and share ano yung ating pong live stream. Ayan, currently, mga umaga boys natin dyan. Sana ma-share nyo po yung live stream natin. Time check 5:31 na po ng umaga. Good morning sa inyo lahat. Ano? Like and share nyo na yan. Shoutout sa mga tropa natin sa Facebook, YouTube, and also sa Twitch. Pero chenpek for Nigma no? With Slark, Brood. They're giving us something dito sa game number 2. And I think ngayon lang yata lumabas na tong Chen dito sa may region na to. Wait lang. Double check lang natin. Kasi hindi pa nakakita ng Chen game dito eh. Hmm? So may game natin Chen. Unpick Heroes. Chen. Oh, tama. Ngayon nga lang nilabas. Yeah. I mean, ngayon lang lumabas yung Chen dito. So, overall yan. Oh. So, tignan natin kung hindi mag-galaxy kung maipupulop ba nila itong Chen pick nila na ngayon na nila gagamitin sa may region, I mean, sa may DPC na to. Mm-hmm. And I do think okay naman siya against that Prophet sa may leaning stage, di ba? Pero ano, yung lineup dito ng NTT, parang hindi ganun totally passing, ano? Medyo malambot, TP, Ricky, Batrider, Rubik. Alam mo, pero malakas sila mag-stone. Oo, kilala mo, tatlong heroes pa lang na makita ko ng malambot. Oh. Kung paano tignan sa kabila. Pero ito, umapat pa, ano? Oh, pero yun nga pala mga sa routing recap lang ng game number 1. In short, binatuta sila ni Watson. Mm-hmm. Grabe yung MK ni Watson dun, men. Sobrang yaman. And binan na din dito ng Nigma Galaxy, yung pinampanalo ng entity ng game number 1 na Pangolier, which is sobrang hard counter talaga kay Broodmother. Nagamit din nila ng game 1. And ngayon, ginamit din nila for this game number 2 para to Stark. Ito yung isa sa mga unang hero na nakita kong pinapractice ni Amar nung sumubok na siya mag-switch sa may carry role. So, tignan natin kung ano mangyari for Nigma kasi yung mga laro ni Amar kanina medyo ano, shaky. Oo, tsaka para naging overconfident siya. Ang daming times na pwede na siya mag-TP out, ganyan, pero still, di pa rin siya nag-TP out, pero ito. Shoutout kay Boss Abdul na present ngayon and mga bossing natin sa Butuan. Boss Harvey, shoutout sa mga tropa natin dyan sa Mindanao. Ano? Pwede happy, nga pala pop out sa YouTube. Happy viewing mga tropa pits. Ayan, pop up na yan. Dyan, Mike. Sino kayang carry dito yung magandang palag against Slark? Faceless Void.
Faceless Void. I mean, against Lurk lang ha. Pag against Lurk lang. I mean, hindi ba sila big ulti dependent? Kasi walang iniintay na ulti dito yung Nigma Galaxy. Like, pag nag-rely sila sa Chrono and DP, ang chance nila doon lagi is, lagi sila may downtime. I mean, may exploit, for example, ng Nigma. Kung baby. Gusto nga nila ng go-go lang baka dito. Baka nga pudge eh. Oo, yun nga. Sasabihin ko pala sana. Kung gusto nila ng go-go lang, pwede nga sila mag-pudge eh. Pang ano din, may hirapan din yung Broodmother lumintun. I mean, hindi agad makakapag-push ng maagaga yung Broodmother sa lane. And okay din naman, kahit sino kasama niya dun, kung Rubik man, di ba, or Ricky. Pero yes, most likely, Rubik yung makakasama niya dun sa may lane. Panigurado. Pero tingnan natin live ba to? Oo, pwede ka pa i-shoutout sa Ral. Diba? Yep. Shoutout from Cebu. Ano yan? Maayong bone tugs. Maayong bone tugs sa inyo. Maayong bone tugs sa, inyong, sa mga tropa natin dyan. Sir Jobs? Mga tropang mga bone tugs boys. Pero walang ano sounds. Ha? Baka sa'yo lang yata. Baka sa'yo lang boss, naka-mute. Ano? Mm. Agad daw, sabi ni Boss Ram, shoutout din sa'yo boss. Shoutout daw mga tropang Bilibid, Zelda 14, mga VIP natin dyan ano, sa loob. Big shoutout sa inyo. Solid ang niluluto dyan, Mike ha. Tuwa si Derek oh. Grabe ka talaga ano, Derek. So, ayan mga tropa. Pero ayan nga, big shout out. Sana walang naganap na takalan kagabi. No? Shout out sa mga tropa natin. Ano, open pa naman yung ibang hero na sobrang labas din ngayon eh. Lina, Draw Ranger. And problema lang dito, I think okay lang din yung Lina. Ay hindi ban na pala yung Lina first phase. Ban na, matik na yan. Draw Ranger. Pag hindi kasi na ban yan, Mike. Automatic. Kukunin lang isa yan. Oo, kukunin ng kahit sino dyan. Mahirap for Nigma, most likely entity lang. Hindi. Pag Nigma kasi, hindi naman ilang beses na gano'n. Oo, pero hindi si ATF ang gumamit. Sabi ko sa'yo, Pudge. Si Sumail. Oo, Pudge na rin nasa isip ko talaga eh. Zeus, yung kinuha nila, Nako. Pang lane na lang dito against sa ramdam ko game 3 dito Mike, feeling ko entity pag di nila na pull off yung mid game tsaka nagpad sila dito mas trip ni Slark yan matagal yung right click an pero masakit kasi po well pag ano sila pag mayaman yung Stark pero pag hindi kasi mananakit siya sa rot na nakaganims ng badge so tingnan natin kung ano mangyari ang dami pa naman pwedeng gawin dito ng entity may pamigil sila na Ricky panghuli diba yeah. Pambosit dun sa may possible na gawin ng Nigma. Tsaka pwede kasi mag-snowball agad yung entity. Kung sinasabi mo, walang inintay na ultimate itong Nigma, kukulangan naman sila sa early damage, which is ayun din siguro yung dahilan kung bakit nila kinuha yung Zeus. Yeah. So, pag wala yung Zeus sa may teamfight, mahirapan sila lumaro. Mahirapan sila magbigay ng damage. For entity naman, dalawa. Death Prophet, Batrider, Pudge, ang dami nila pang gagalingan ng damage. So in terms of draft, and pinakita sa may game number 1, mag-entity ako, man. Sobrang dami mistakes din na nakomit ng Nigma rin. Nanonood ako. So, for me, Nigma, I think. Geek versus Blacklist, ano bias nyo, guys? Uy. Ah, medyo crucial yan, guys. Ah, Geek. Palagay ko pag nag-geek late, yung game 1. I mean, pag nag-blacklist ng game number 1, feeling ko... 2-0 na. 2-0 na yun eh. Pero, pag nag 1-0 naman, pabor sa Geeks late. Game 3. Game 3. Matik yun. And hindi ko na alam kung sino mananalo doon. Basta pag nanalo yung blacklist ng game 1, feeling ko, kaya na nilang tapusin sa game number 2. Shoutout kay Boss Dada. Ayan, mabuhay ka din, boss. Kay Boss John Sangil. Shoutout sa inyo, mga tropa pizza. Okay, no? Potential umaga tayo ngayong morning in the morning. Happy yes, viewing. Yes, yes. And share nyo na nga, mga boss, yung anong ating oras mamaya? Geeks late versus Blacklist. Let me double check mga sa... Alauna. First series. First series, tama. Double check mo, para sure tayo dyan. Kasi... Alam ko, alauna start ng Southeast eh. Pero kasi mga tiebreaker din mamaya. Sila nga, depende. Simula nga talaga sila. Kailangan... 7 hours from now, yo. Kailangan... Angat mo nga yung standing natin. Kailangan matalo nila. Oo. Hindi, I mean, either of the kung two, may dito, tiebreaker lalabanan talaga, yung talon. Oo. Lalabanan kunyari, mga talon. Sir, manalo yung Blacklist, lalabanan ng Geek State yung talon for the possible chance. Tapos yung ano? Third spot. Yung isang laban natin dyan, no bearing game na talaga. Itong kahit anong Bleed tsaka SMG. Kahit anong mangyari po dyan, ano? Bleed, SMG. Tiebreaker lang. Kumbaga, placing. Kasi may cash money po yan eh. Na pinaglalabanan. And 30 DPC points, mga tropa. So, sayang din yun. Kahit na kailangan mo habulin yung 30 DPC points. Again, mga sir,
0.5 na DPC points na nung kailan. Diba? Shoutout nga pala sa kaibigan ko na tagapagmana ng LRT, Jensen Garferio, na gising pa, nanonood na. No? Nakita ko bigla dito. Jensen Laurent Garferio is watching. Guys, ayan. Hanapin nyo lang yan sa Santolan Station or kahit, yeah, most of that time nasa Santolan siya nagkukumpuni ng mga tren. Nagtutulak yan ang tren eh. Superman pa. Pero mahal-mahal ang sahod nila, 35K. Kumbaga, wala lang. Ano-ano lang, pupuk-puk-puk-puk lang ng mga railings kunari doon. Ayos na, 35K na yun. Pinag-aralan naman nila ng matagal yung agad. Oo, pero ang ginagawa nga lang talaga nila, nagkikwentuhan lang, nagmo-mobile legends. Parang tayo lang. Nagkikwentuhan lang talaga. Mga trabaho guys na ano, masarap. Life hack. Pag nanalo pa entity dito, Paldo na boss, yun o, sana all, good morning talaga pag ganyan na nangyari. Which is possible kasi right now, tignan nyo naman, 1-0 na agad. Yung right now ba ngayon yan? Hindi. Ano, mamaya pa. Ngayon ko lang trip sabihin. Pero yun, mga sir, standing natin, 1-0 na eh, in favor of entity. Pero malay nyo, sabi nga ni Jay kanina, possible nag-chat game na. 3 daw siya para sa kanya. Nag-chat na. Oh, diba? Close game po ba ng game 1? O bug-bug. Close game, mga sir, umabot ng 50 minutes game eh. Kaso, ano lang talaga, marami lang talaga mistake na nakomit yung Nigma, kaya nabaliktad sila. Okay pa naman sana yung drop nila. Tsaka sumasayaw na si Sumail eh. Kaso napigilan. Ayan no. Tin-rush talk pa ako sa chat ng kaibigan kong so, napakawalang mga kwenta. Mga sir, in terms of laning, tingin ko magiging okay lang naman yung lane ng Batrider. Oh, nakasalala ito kay Sumail kung magkakamali siya sa paggamit ng kanyang third skill. What a hook, balahap dito para kay Watson. Pero meron namang consumable to take. Ito nga si GH, mga kaibigan. Fiery. MC playing with the Broodmother na very intimidating yung... Ano nga pangalan ni Broodmother sa Dota 1? Ay, hindi ko alam. Arak. Arak niya. Ah. Arak kala niya. Kala ko gagamboy. 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 Ay, sakit na ito. Broodmother nga eh, gagamboy. Bakit? Gagam girl. Okay, kinornihan mo eh. Di samahan kita, di ba? Kaysa i-bash ka nila na ang corny room eh, ko, di ba? At least dalawa na tayo. Ang corny yung dalawa. O, di ba? Good morning kay Sir Rene. Good morning ka sa akin. Dahil lahat. Good morning ka sa akin. Good morning ka sa akin. Tama. Pero ito, tignan natin. Inabang ko kay Lee nila, ano yun, nila Amar tuloy. Nila, tama, Amar nga. Ay, teka, wait lang, ano pangalan? Ni. ATF. Amar, di ba? Amar, the Filipino. May kamiro kasi yung iba pangalan. Pero Toby the One, mga kaibigan, former caster natin dyan na ngayon is playing right now. Hindi naman mamamatay. Hindi ko mamamatay si Toby One. May ka-PUBG kasi yung Neymar pangalan. Muntik pa ako malito. Baka yung Neymar niya kasi, yung idol niyang football player. Hindi natin alam, baka pangalan niya talaga. Pero ito, balik tayo sa Dota, mga sir, yung lane na talaga nila Amar, yung inabang ako kasi... Once na maging okay yung lane dito ni ATF, tingin ko hindi mahihirapan yung Nigma yan. May chance pa silang madala ito. Game number 3 kasi pwede silang mag-snowball. Basta, makakakil sila na makakakil. Basta lang. Wala kasi sila masyadong disable eh. Ayun, wait lang. Ito na. Pa. 2v1, once again, na naman yung target dito ni Slarky. Pero nito yung Spirit Siphon. Anong isda si Slark, Mike? Tingin mo? Tilapia. Tilapia. Sabay pa. Sabay pa yun ang una. Tilapia na pati. Depende sa skin. Magtito talaga. Magpinsan. Magtito. Tito mo na yan eh. Decision. Tanda na kasi, no? Oo. Kaya nga eh. Diba? Walang bawi. Walang bawi. Ah, sa likod ng pero ano eh. Pero sobrang ano nga positive nung game natin dito, Jay. Walang nagkakapataya in terms of the laning stage. Yung taas, wala naman masyadong kill potential dyan. Siguro may combo kahit pa paano si Fishman tsaka si Watson, diba? Lift tapos hook. Kaso, most likely, magiging secure yung kill nila dyan pag nag-level 6 si Patch eh. Pag may kagat na siya. Pero sa may ibaba naman, doon din yung pwede. Sa mid, wala. Basta nag-play safe si Sumail, di mo mamatay si Sumail. Third skill niya lang yung solusyon dyan eh. Yung naano talaga, na-amaze ako sa persona dito ni Patch. Para siyang tela lang na pinagtagpitagping tela. Hindi ka nalalambutan sa itsura niyan. Nalalambutan niya. Para siyang tela parang na squishy, ano. No? Para siyang tela lang. Ito, hawakan mo. Tela. Para ito si Pudge. Hindi tela ito yun. Tela ba yan? Ano ka ba? Hindi ka, parang ganito nga si Pudge. Baliw. Sabi mo kasi tela. Hindi man tela yan eh. Ano to? Tetelahin kita eh. Ano to? Wala. Oh, diba? Pero hindi tela yan. I'm pretty sure. Uy, tara, ito guys. Slarkies. Nandun yung blink. Since naiwan nga siya dito ni Kuroki Chen.
No, i-zone out lang naman dito ni Katumi and ni Toby Wan, mga kaibigan. Medyo mahihirapan na si Stark mag-contest yun once na magkaroon ng double rate band itong Death Prophet natin. Tsaka yung miss chance din kasi ng smoke na Ricky, nakakabisit. Kaya ang hirap tumimpight mamaya din. Kain tayo mga idol, wala namang inggitan ha. Pagkain-kain lang, huwag nyo na sabihin yung kinakain nyo. Oo. Masama yan eh, hindi po yan maganda. Guys, sa nakakabasa. Nagugutom na kami lalo na ngayon. Boss Sherwin. Watson. Delikado, this could be first blood. And syempre Mike, this first blood is brought to us by Rivalry, mga kaibigan. Punta lamang kayo sa rivalry.com/epulse. Ayan, kung naghahanap kayo ng esports action or sports, get up to $200 na welcome bonus. Syempre, hashtag bet responsibly. Ang sarap eh, yung tamo naman sinabi. Ramen noodles with fried fish, tofu, and lobster roll. Diba? Consider mo na agad yan as masamang human being. Tawag sa'yo, mapang-inggit. Isa ka mapang-inggit, Boss Sherwin. Tandaan mo yan sa mundong to. Opo, Sir JD. Dating caster, si Toby. Si Toby Wan. Si Toby Wan po. Hindi, guys, ha? Guys, huwag niyo akong iti-take seriously palagi, guys. Ayun lang yung hint ko sa inyo. Kahit seryoso yung pagkakabato ko nung line, huwag niyo po iti-take serious, ano? Hindi po si Toby Wan yan, guys. Pero eto, makakabawi ba? Fishman, pero sumail with a big ultimate na testing. Pero Watson Delegado dito, lalabanan ba siya ng MC? Hindi naman ha. So, 1 kill, ano? At least Zeus doon, support for a support. Yung nangyaring trade-off natin. Pero favor pa rin yun dito sa may side ng Nigma Galaxy. Kasi si Zeus din nakakuha ng kills. Alam naman natin mga sir, once na si Zeus, marami na KS. Nako, mahihirapan mamaya dito yung entity na huliin siya. Tsaka yung damage output na may bibigay niya. Lalamunin ng body to ng entity. Kaya si Toby Wan. Toby Wan, kailangan mo mag-good agad. Kung good hindi, morning naku, daw sa ay, mga tropa natin sa Sydney, Australia. Ayun naman pampatay ng Nigma ngayon mga sir, sa early. Yung magical damage ng Zeus. Pag wala yung Zeus, wala, mahirap talaga pamatay. Yes. Scaling yung mangyari. Kahit na nakakuha ng kill dito yung Zeus ha, ahead pa rin sa network yung Batrider dyan is doing pretty good ano, sa dito sa may middle lane natin mga bossing. Basic lang naman yung nagiging leading nyo dyan eh. Again, Zeus yan, tsaka Batrider, farman lang yan most likely. Kung magiging play safe nga kasi yung Zeus, yung Batrider, wala, paparman yan, paparman yan. Siguro, asa tayo dito kay Batrider yung pag-secure ng rune. Kasi kung titignan nyo dito yung wards ng entity, sinicure talaga nila na makikita ni Stormstormer yung rune kung saan lalabas para matulungan niya sidelines and most likely, kung ako si Batrider, tutulungan ko yung top. Ito na. And ito yung nabanggit nga ni Sir Jules na pinag-uusapan namin sa mga offlane, ano? Pagdating sa read bonds, pero MC muna, mabibigyan ni Stormstormer with the nice rotation play. First usage po yan ng lasso, mga kaibigan. Nabit pa nga bandang huli si Boss Nico Noel. Sabi ko nga sa inyo guys, again, pag bumato ko ng medyo kala nyo seryoso, huwag nyo agad paniniwalaan po. I-dissect nyo muna ng Sentry? Maigi. Uy, mapapasubo yata dito sila sumail pag nagkataon. Ready eh. Ready ba? Oo, ready. Mr. Joker, shoutout sa'yo. Boss ay, Jokic. Ayan nila mo the word? Ayaw nila, di wag mo silang pilitin. Cool down pa yata yung kailangan. Pero, thank you so much. Dito ni Fishman, diniward mo ako. So, mamamatay ka, yun ang magiging kapalit since nandito nga yung Batrider and also yung Ricky. Pero TP out, Uy, muntigan. Not gonna happen. Buti may Intius Raindrop. Mga sir, kung walang Intius Raindrop, yung task doon patay yun. Oo, ano ako doon eh. Kumbaga, hati ako sa not gonna happen and not a chance. Tulog na hindi. Hindi, pero mga sir, clutch Intius Raindrop yun. That's why nakaligtas si GH from that attempt na entity. Siguro cooldown pa talaga yung Firefly. Siguraduhin mo. Oh, cooldown pa yung Firefly yung Batrider that time. Kaya hindi nila, I mean, kaya nila hinayaan na ma-deward yung kanilang ward doon. Pero naku, agang ulti niya na. Ay, pag-ibig. Ito na yung Shadow Dance. Sumayaw na, Toby Wan Delicado. Pero nandun yung Buhawi Jack. Patay ka. Buhawi Jack, mga kaibigan. And Stormstormer, cooldown na ba yung lasso? Hindi pa, 30 seconds. Pero meron siyang Firefly na tinatawag naman. So, lilipad lang siya dito, mga boss. So, sumail with that jump. Mapipitas pa actually yung Batrider, muntik doon mamatay yun chen ha, nastaka pa naman sana yung kanyang sticky nipon, pero with this swarm mamamatay dahil nga nakakonect pa rin doon yung spirit siphon, pero bumalik pa si Chen, smoke screen, and now Slark is in trouble, gumamit din kanina ng Shadow Dance,
Bakit ka pumapalakpak? Ikaw parang si Boss Juice. Bias ka, gusto mo lagi 2-0. Ano, ang ganda na nangyari doon sa may game, sa may team fight niya. Hindi mo ba napansin? Naki-epal yung mga creeps. Kung wala yung mga creeps, kung patay yung mga hook. Kung wala yung creeps doon na no, na aggro ng Death Prophet, hindi naman mamamatay si Sturk eh. Mamamatay yung Death Prophet, pero dahil nga naharangan si Sturk nung neutral creeps, hindi siya makapalo kay Death Prophet. And sobrang gandang trade doon for entity. Napatay nila yung carry, yung mid as well, na napakayaman dito na sa network, di ba? Pabor na pabor sa kanila yun. And ito, boss, pa-info po about sa wristband of laner. Yes, boss. Hinahabol po nila dyan is yung armor. Yung armor. Yung armor 1.5. Na armor, guys. Tsaka ano rin. Tsaka nagbe-benefit yan. Pag nag... Oh, sige, ano? Sabihin mo. Sinabi ni Jules yung kanina. 25 minutes na, mga tropa. Tsaka mga sir, ano kasi... Ano kanina? Wala dito si Boss Luge. Ay, di ba kanina yun? Nung nakaraang pangkas namin ba? Kasi natatakil yan eh. Lalo ng mga intelligence tulog, hero. Natulog na kasi ako kanina. Ng mga strength heroes na nagre-rebans nga po ano. Dito tsaka, sa offlane. Tsaka ano rin kasi mga sir eh. Okay din yun na makikipag-normal lang ka sa hero. Mas mabilis sa attack speed mo eh. O yun yung simpleng bagay lang na ganun. Lamang ka na eh. Simplehan mo lang basicals. Pumalakpak lang bayas agad. Hindi, sige. Huwag mong seryosohin din agad ang mga tropa natin. Sinabi ko lang. I-embrace mo. Baka magalit eh. Hindi, oh, yun. At least malinaw tayo. No? Hindi po kami bias dito, guys. Minsan nagkakakulitan lang. Pero Kuroki, mga kaibigan, yung captain, tatlo yan, han? Ganda na pagkakasmoke, Mike, and Kumunik na, yung Spirit Siphon din dyan. Tricks of Trade, and now buhay pa si Katomi. Nandito yung Batrider. The chance of... Slart na mabuhay is kung makakapag-pounce nga siya doon sa may low ground, mga boss. What a play. Pero ako, wait lang. Yung Broodmother. Aga nakuha yung BOT. Masusunog dito yung Broodmother and that's another kill for the side of entity and... Nako. Dito sila mabubusit ng sobra yung magang boots of trouble ni Stormstormer. Pwede siyang gumala ng gumala sa mapa. And Nigma Galaxy wala sila magawa once na nakapag-cast na ng skills yung entity. Kung saan hahabulin na lang talaga sila ng entity. May hirapan ni Nigma. Kaya kailangan siguro 4-stop gaming tong game na to. Kailangan magka-4-stop ni Tusk. And possible itong Chain Protect. Chain Protector today. Chain, which is matagal pa nga lang. Kasi 5 net. So now, nandun yung telekinesis, mga kaibigan. Joker. Ay, Joker tuloy. Comment kasi Mr. Joker. Wala po kaming kinikilingan. Wala po kaming pinoprotektahan. Servisyong totoo lang po. Ha? Mga bossing na mga idol ng mga loading. Napaklap-klap si Boss Mike because of the play, guys. Oh. Hindi, it's not cheering for entity dito. Hindi na natin kailangan mag-explain dyan. Boss Janry dyan. Wala po po, boss. Busy kami lahat. Si KuyaNic, busy ako sa school. Ayan po, isa pa tong masamang human being din, Boss Jason. Tingnan mo naman, boss. Kain tayo, avo, toast, plus sunny side up, eggs, and may cappuccino pa. Yun. Sana busog ka. Sana masaya ka, boss, na shiner mo din yan sa sana mabusog ka. Sana mabusog ka. Sana di sumakachat mo mami, ha. Pero mga sir, 13 minutes, 3-8, 1K network lead for the side of entity. Oh. Pero yung sus ha, mayaman-yaman pa rin si Kuya mo kahit wala silang masyado na papatay. Kaso, problema dito is yung tier 1 bottom tower na Nigma na push na. And yung Stark, naku, wala pang defuse. Ay, papunta naman na. Pero pag ano kasi, pag na-pick up pa kasi itong Nigma, tapos malapit lang teamfight nyan sa mid, kukunin na lang entity itong mid. Siguro, by the time na mag-cooldown na yung Exo ni Death Prophet, ito lang din yung problema ng NTTG. Wala silang pang push na hero. Maliban sa Death Prophet. Pag wala silang Exo, matatagalan sila kumuha ng objectives. Same goes with the Roshan. Unlike yung Nigma, di ba? May Brood. May Slark. And ito, naka-smoke up. Potential na mahanap nila or makita dito is yung Brood Mother ni MC na ngayon. Tinarget na nga with the smoke screen. Meron pa silang lasso dyan just in case, mga kaibigan. Pero hindi na para gamitin dito nga nung Bat Rider ni Stormstormer. Just like that, mga kaibigan. Wala silang magawa. Kahit may deep ward dito, Enigma Galaxy, wala, smoke lang talaga katapat niyan eh. Kaya kailangan mabilis ka rin talaga makaramdam sa ginagawa ng entity. Yes. Lalo na ganito yung nangyayari sa mapa ngayon na gala ng gala si Batrider. So pag nakita mo wala na talaga yung Batrider sa may mapa lane or hindi na siya nagpapakita, kailangan mo na maging extra careful or cautious eh.
And shoutout daw sabi ni Boss Joshua sa mga nocturnal human being. Yes, nakagaya namin ni Mike. Ano? Pag antong oras kasi laging gising ka ng madaling araw, may amnesia ka, nakakalimutan mo matulog. Oh, may mga laging puyat guys, may tinatawag pong amnesia. Nakakalimot makatulog. Grips ni Hot Indot Profit Man, 14 minutes, 15. May pa-deliver sa kanyang item eh. Grips ba yan? Pag grips yan, mahihirapan dumamish dito yung Nigma. Naku, Grips nga. Grips ba? Grips kong agang yes. Item yan. Sergeant Grips para dito nga sa Death Prophet. And for MC naman, going for a pipe of insight siya. Mga kaibigan. Matalas, game 3 pa ba? Grips, yeah, may chance. May chance. Pero sa ngayon, lamang pa kasi yung entity. Pero smoke, ito yung possible comeback ng Nigma Galaxy. They need to kill at least 1-4 para maswing yung network natin and mapigilan yung ginagawa ng entity kahit pa paano. Yes. Sabi ni Boss Kier, amnesia or insomnia? Yung insomnia po is kanta yan. Pero eto mga kaibigan, snowball ends large just like that. May nabigyan agad. And Tuskar tinip agad dito si Amar. Tinip pa siya dito agad. And tinip pa ulit once more. And tinip na naman. Isa and tinip pa ulit. Hindi lapat na. Marimar, ito yung nangyari din nung game number one. Milima na. Ito pa next, oh. Jay? Yeah. Ayun, buti na Stormstormer, paso. MC, delikado. Wala naman ang lasso. And yung slow din, may nandun. Pero yung control unit, if ever, must stun. Oh. Hindi mangyayari yun. Nandito na yung backup. Mas slow ng konti, Stormstormer. Babawian ba siya dito? Pwede. Dito yung Zeus ni Sumail. So, kailangan lang siya mas slow ulit. And nagawa naman nila yan. Pero nakagat dito si Sumail. Na-breastfeed siya dun. Pero hand of heal, God. Ano? Hand of God. Coming from Kuroki, saving for a little while. Sumail, makapagbato pa naman ng big ult. Kaso nga lang, pitas na siya dyan and naso slow na ng Rot. Ito nga support na si Kuro. Kailangan na mag-back. Naka-double kill pa si Watson. Mas napaganda pa because that's a ito flash tip. Ito pa yata. Uy, dodge. Pero oh. Still, mukhang patay pa rin patay yata pa to sa kamay ng entity. Even those, I mean with those sustain, wala. Hindi pa rin kaya. So, napakaganda nun. Basically, team wipe yung nangyari dito sa may side na Nigma. Yup. And now, 6k advantage ayaw para sa kupunan ng entity. Remember, yung lineup nila dito is consist of mid game kupo sila sa mid game ng mga heroes na malakas talaga. Ayun nga eh, ganito yung lineup ng kalaban tapos nabibigyan niya ng early kills. Naku, mag-snowball at mag-snowball talaga tayo. Once na magkaroon na ng aggressive itong Pudge, hindi siya kaya i-man fight dito ni Stark, pero the good thing is, hindi naman ganoon nakakakuha ng mga objectives yung entity kahit na nakakakuha sila ng mga kills. Pero mamaya kasi madali na lang yan eh. And nakuha ng entity yung teamfight niya nung wala silang kinukumit na Exo ah. Naku, may Aghanims na yun. Shoutout din sa mga tropa natin sa San Diego, California. Pangat din kasi nung ginawa ng Nigma doon, mga sir, masyado sila nag-able sa Batrider. Di ko naman sila masisi kasi malaki naman yung patong sa ulo ng Batrider, but still. Ito na, lasso ginamit, pero matitake ba nila agad yung kill? Sobrang pesky nung smoke screen eh. And what a lift coming from Rubik, keeping Amar sa distance dito ng entity. And now, takbuhan na guys para sa kupunan dito ng Nigma Galaxy. Sayang din yung 30 points dito, no? Kumbaga, entity, gusto pa rin nilang makuha yan, men. Iyak talaga. Walang labasan dun sa may smoke screen ng Ricky. And ngayon, early Roshan, di nila, again, nakuha nila yung teamfight nila nang wala silang kinukumit na big ultimate. Yup. Ito may hirap. May shard na rin yung Ricky, kaya hindi makalabas yung, makalabas yung Stark, eh. Ganda ng wards placement dito na Nigma, ay, ng entity. Ito guys, MC na naman, another kill to in the making para sa side ng entity. Kinaway-kawayan na si MC Min. Tapos Roshan, isipin mo, ayun dalawang objective yung kinukuha nila sa isang minuto. Pag namamatay yung Broodmother, bumabalik yung trauma ko nung bata. Kapag bumili ka ng solid na gagamba, pagising mo kinaumagahan, nilalanggam na. Lagi ganun yung naranasan ko rin dyan. Lagi. Ganun yung eksena, no? Parang masyado kang OP para mag-exist. Win probability guys, 86. Pero nagtataka ako sa mga nagbebenta ng gagamba. Buhay pa rin pag sa kanila kinabukasan. Hindi ko alam parang technique. Minsan nga eh, nilagay ko na sa rep eh. Baka ma-revive siya pag nainitan lang kinabukasan. Nainitan? Hindi kasi, di ba syempre, malagkot yung utak mo nung bata kayo, nung Ice Age.
Diba pag na-yelo ka sa nung araw, tsaka Captain America, diba? Ba pag nawala na ah, yun, okay, okay. Malamig na. Mabuhay ka na ulit. Mabuhay ulit. Kala mo, pa-preserve lang, no? Oo. Yun pala, mamamatay na talaga direct. Preservative na pala yung kasunod. Imbis na ma-preserve. Smoke daw ang nagdala, sabi ni Mr. Joker. Oo, smoke. Hindi makalabas si... Hindi makalabas. Si Amar doon dahil doon sa may smoke na ginawa na Ricky. Pero syempre, na ano din naman yun, compliment din naman yung smoke na yun sa ginawa nung Boss, yung ganda ng laro Astralis kanina. Uy, yes, no, muntik walang... pa makambak. Pero eto yung hook balahap guys, kahit naka-shadow dance, sunog sa rot. Pero nandun yung Hand of God, mabubuhay pa for a little while. Papalag na lang siya since trap na din naman eto ngang si Amar. Pang ilang death niya na yon men. And Watson with a breast feed dito against Tuskar. Mabibigyan siya dito ng controlled unit. Pero guess what? Meron siyang Aegis of the Immortal na tinatawag na kung saan mabubuhay siya na para si Undertaker kapag WrestleMania, mga kaibigan. And now, Snowball. Patatagalin na lang niya Tuskar. At saka ni Captain Kurogi. Favorite mo number? Hindi ko favorite yan, Mike. Wag kang mag-assume ng mga favorites ko, ha? Pero to, tier 1 top tower being taken down by Entity and Nigma Galaxy can do a thing para defensahan tong top nila dahil nga lagi namamatay si Amar. Tsaka based dun sa may warding ng Entity, alam mo na kung saan talaga sila lalaro eh. Which is yung sa may top. Isip niyo, sa tier 1 top tower na ng Nigma Galaxy, tatlong word yung nakalagay dun eh. So sinisecure talaga nila yung vision para madali sila maka-teamfight and hindi sila ma... alam nyo na, ma-skillan-skillan lang from afar neto ni Samael, which is nakikita naman natin, hindi nga nangyayari. Alam din kasi ni Samael na pag nakita siya, pwede mag-change target agad yung entity dito. And yung Nigma Galaxy naman, they don't have the skill to stop itong entity kasi wala naman silang basic disable eh. Yes. Diba? I mean, meron na, pero kasi pag naka-powerplay, hindi naman pipigilan ng Ice Shard si Stormstormer eh. Mahirap dito. Dapat di na mamatay si Amar. Feeling ko dapat bilisan niya na sa pagpa-farm. Pero for sure, Entity, sobrang aggressive ng draft kasi nila dito. Meron ng BKB and Gem of Truth Light, si Stormstormer. So wala silang planong huminto. MC talaga dito, gumagawa na lang ng way eh, para mapareact na lang yung Entity kahit na nagiging buhay niya yung kapalit for the greater good. Ano? 420 yung ating scoreline with 11k advantage dito. Sa ala, Entity. Mage Slayer na. Tatay-tahimik lang si Amar. Hindi siya nag-ano? Hindi siya nag-saber? Hindi na. Kala ko mag-saber siya tapos i-search siya mamaya. Ito BKB. I mean, Amar yan. Kung kailangan niyo pa rin ng BKB kasi nasa solid talaga siya ng smoke eh. Smoke tapos yung rot din ni Patch sobrang sakit. Kaya kailangan niya mag-BKB. Lalo na 17 minutes ba naman nakakuha yung rot. Kung paano kayo magkakaroon ng damage. Na. May pipe, may grips. Ano, Marimar. Pag mapatagal naman nila ito, feeling ko. So, male, at least yung high ground naman nila, ay paano, decent. Since hindi naman tower hitters itong entity, unless meron silang exorcism. Actually, teka, napansin mo ba? Kung nag-defusal si Amar, BKB na dapat talaga eh. Ito na guys, makakasalubong. Binrake lang ni Katomi guys. Oh, Slark! Nahook pa, Diyos ko, Dai! Force ulti? Judai! Mga boss, pero makakapag-shadow dance, na-force yung ulti niya. Medyo nakanakaw siya ng a little bit essence ship, but the smoke screen once again. Nakapagbigay siya dito ng sakit ng ulo for Kuro. Godlike strike para kay Watson. Another play ship and Kuroki. Mga boss, nahook pa. What nanginis the hell, Watson? With his punch dito, mga kaibigan. And look at MC dying as well. That spider. No way home. Yung huling part, no? Hindi ito si Andrew Garfield, guys. Hindi ito si Tobey Maguire. Hindi rin siya si, kalimutan ko pa yung isa. Si ano to? Sa mga gagamba, si Dennis Trillo itong hawak ni MC. Si Gagamboy. Si Gagamboy, guys. Si Bong Navarro, nabugbog. Ay, hindi. Ano pangalan na ni Dennis Trillo? Ayun. Gagambino. Gagambino pala. Yun. Si Gagambino. Nabutan ko yun ng bata ko. Diyos ko. Tsaka yung mga polis pang kalawakan. Saito. Saito. Diba? Polis pang kalawakan. Bals mo panoorin yan, Mike, no? Mga ganyan. Mga ano yun, mga bat, loki lang. Tsaka yung Ingo ba yun? Ingo? Ah, diba Super Ingo. Ayun, Super Ingo. Diba? Yes. Pero yung mga sarili na natin. 15k lamang na dito, yun, 23k. Kasi, man. Okay naman. Sayang naman yung nagising pa para sa labang ito. No, ganito lang pala din yung magaganap. Pero ito, another exorcism pop. Ah, okay. Pampush na lang si Tom dito. Tom Holland, matagal yep. Pero okay naman kasi yung safe, yung offlane lane dito ng Nigma Galaxy mga sir. Same sa may mid, 'di ba? Top network pa nga si
Pero yung mga sudden pick-ups kasi eh. Pero sa baba, yung unang teamfight kasi sa baba kung saan nakapick up si Amar, doon na nagkandaloko-loko yung teamfight eh. Tapos trinay nila ulit mag-patchback, diba yung smoke. Si Amar yung nahuli na naman. Pero, after nun, si Amar ulit yung nahuli. After nun, si Amar ulit yung nahuli. Siguro ano na lang, if you're a Nigma fan, if you look at the brighter side dito sa kanila, is hindi naman sila po mahuhulog sa lower division. Ang pinaglalabanan nilang nila dito is yung kakapiranggot na 30 points na DPC. Latak ng DPC points. Pero yung kaibigan, entity, sa fourth place, yun nga, for entity. Oo. Pero itong Nigma, wala. Ang good side naman dito for Nigma, kahit ano mangyari, stay na kami sa division. Yun, yun nga, kung bumalik man si Miracle sa amin, hindi niya masasabi yung ano ba yan, naghirap ako ibalik yung two team na to sa division nun, tapos binalik yun ng division 2. Hindi niya man lang ako pinaglaro, pero another kill. Yeah, for the side of entity, flagship stack na naman. 17! 25 minutes! First time. First time, oh, ito pa. Sobrang taas niyan, promise. Sobrang taas niyan. Sa loob lahat ng kills nandun siya eh. Sa loob ng 25 minutes, meron kang 17 flagship. Parang bigla ka nagising dun, oh. Ala, lagi kasi namamatay. Tsaka sobrang aga naman kasi lahat ng parang team fight nandun siya. Parang sabi nga ni Sinyo, parang Taguro versus Boyabunda yung laban natin dito, guys. Hindi Taguro versus Boyabunda, guys, ang nagiging laban natin. And now 15k advantage, 20 kills deficit. Ano po, ano? Eh, buti na lang nakapag-heavenly jump. Oo, si Manoy. May Octa rin naman dito si Sumail. So possible na ma-delay nila yung high ground attempt dito ng entity, mga sir. Kasi, again, entity yung problema nila dito. Wala silang pang tower push. Which, I mean, hindi naman literal na wala. Uh-huh. Meron namang isa, yung EXO. Pero again, pag walang EXO, mahihirapan sila mag-take ng high ground. Uh-huh. So siguro, ito yung possible na asahan natin from Nigma Galaxy. Is yung tower defense nila. Tapos makapag-farm lang talaga yung Slark kasi sobrang hirap ng Slark. Diyos ko, 9k net worth lead. Versus I mean, 9k 16K. Net worth. Tapos 26 minutes. Diyos ko, dalawang item yung lamang sa kanya ng pudge. Ay, isa lang pala. Hook? Uy! Men, stop this sexy guy. Check his PC, guys. Check his PC. Meron siyang hook magnet na tinatawag para siyang sinaniba ni Dendy dito, Watson. Gravity. Miracle, umay na ako sa kaso dito. Boss, lagyan mo ng Toyo. Lagyan mo ng Toyo Calamansi. Toyo Calamansi. Mag-ibalasa niyan. O kaya, sotang hon, boss. Oh, sasarap yung sardinas mo. And ito, sasarap ang mundo, guys. Amen. I think they should give up dito. Nigma, bigay na nila sa entity yung laban. Three-way tie bukas, no mga way. Sir. Three-way tie. There's no way na may papanalo. And the potential three-way tie tomorrow dahil nga, no? May chance pa sila maka-major. May chance pa makapagpa-major yung entity and yung mga teams na magti-triple tie kung sakali yes. Mike ay walang iba kundi Tundra OG. And itong naglalaro ngayon. Yun na nga. Entity. Pwede pa yung mag-ikot-ikutan, oo. Ha? Pwede pa nga paulit-ulit story na mag-ikutan yan. Historian sa Europe, lagi talagang mga tiebreaker nila. Tatlo-apat talaga. Tatlo-apat. Wala nang bago. Sobrang mamamatch ng laban. Sayang kasi yung game ng OG din eh, against Nigma. Diba? Oo, kung napanalo nila yun. Wala na silang, ang problema na lang dyan, Tundra Entity na lang. Oo, ayun na lang yung mag-tiebreaker. Pero again, mga sir, di ba? May time talaga na mabibigla. Uy, parang hindi ito yung team na kilala ko. And kung kayo, kagigising nyo lang guys ha, time check, alas 6. Kanina, naganap sa Eastern Europe bakbakan, pares undefeated the team, bet, boom! At saka, Team Spirit. Number one team yung bet, boom. Tinalo ni Toronto Tokyo, yung kanyang former team. Ano? Wala akong pakialam sa inyo. Ay, ito yung pinalit niya sa akin sa LARL. Ito, position 5 na lang para may ano, konting ano. Ano lang, watch-watch lang ng mapa, ganun lang. Basic-basic lang, tamang basic, araw basic lang, mira-mira na lang, diba? Ayaw na mapagod ni Toronto Tokyo sa bagay. Less hassle, ano? Kahit anong team sa Western Europe, naku mga sir, last TI nga. Parehas, Western Europe, European naglaban team yung naglaban sa pati finals. Pati lower bracket, finals. Western tatlo. Europe din tatlo. Pero yan, oh, yun eh. Oh, yun lang. Yun, pero ano na lang yan eh, pampalubag loob na tama lang ba? Yan eh. OG ba yun na, yun na dun? Aling OG? Hindi ba, nakalimutan ko na eh. Lower bracket, ano, Secret at saka Liquid. And ayun, then Grand Finals, Tundra at saka Tundra, Secret. Huli ka! Huli ka! Ako, sakto-sakto. Yung pala yung counter min. Min, ewan ko ba kay Watson. Mangingista si Pudge. Walang kinagat walang, yung pain. Walang paawat, guys, sa mga hook niya. Ibang klase. Kasi nyo po, EG versus Viscos, manonood ako. Uy. Eto na yung wireless punch. Easy kill para dito kay Toby. Uy! Uy! Bumalik! Alo!
Yung Diyos ko, wala. Ito yung problema, Joey. Sinasabi ko sa'yo kanina, wala silang damage. Basta wala yung Zeus. Pumalik lang yung HP. Kala mo, kala mo yung X yung exorcism nyo, bumalik eh. Parang ganun yung tema eh. Sustain din, grip sa sarili, pipe. So wala talagang damage yung Nigma, pero sinapak. Ay, ito, ikaw susunugin kita. GH now, delikado. Another one for Batrider. Gulpi, guys. Grabe. Massacre na yung nangyayari. 20k advantage with 29 kills sa loob ng 29 minutes. Parang pulo si Watson, tigong ano mo, nakadilat na ng matindi, oh. Iba talaga. Lahat talaga dyan, kita niya sa mapa. Attack na attack, mga kaibigan. Attack na attack etong si Watson sa kanyang punch. But 25. Partida, 25% lang yung accuracy, ha. Sa 32 na binitaw dito, walo yung nag-land. Pero yung mga hook kasi din yan, minsan, ano lang. Tamang hook lang. Oo, hook lang. Lalo na sa leaning stage. Pero yung lahat ng mga hook na tumama niya, sobrang importante. Mga nagtitipi, kill. Yung makakatakas. Oh. And syempre, that Russian kill is brought to us by Vortex. For your PC upgrade, go for Vortex, mga kaibigan. Guys, follow nyo na rin nga pala kami sa TikTok. KuyaNic WXC. And ito, nahuli ulit yung ista. Ano pa bang mayayari? Good morning. Ito na ang inyong breakfast. Nalambat. Kung yung isa may fishing rod, ito naman lambat. Dessert. May end, tapos na yung main dish eh. Ista eh. Ito. Ano yung Tagalog ng dessert? Panghimagas. O, diba? Snow, ano, halo-halo. Diba? Grabe guys, laro. Anong entity? Isipin mo, 50 minutes tinagal nung ating game number 1. Dito, umabot 30 minutos. 30 minutos na panggugulpe yung nasa kasaksiyan natin dyan. And entity just murdering Nigma Galaxy right now. MC, tumitilok pa siya dyan ha. Tignan natin kung may backup. Pwede niya mapatay ito unless nandito na si Fishman and binuhat ni Leaf with a telekinesis, mga kaibigan. Isip lang gamit ni ano dun ha. Isip lang ang gamit ni Fishman. Binuhat niya gamit yung kanyang utak lang with a telekinesis. Hindi yun, nakaligtas. At napatipan nila yung Broodmother. Nakaitot lang kasi wala nang ading sapot dun sa nilalakaran niya. So wala na siya movement speed and naku, nagising para sa mamang loob. Yun ang masama. Bad morning ang tawag dyan. Oh no. Batiin mo muna, di ba? Maano? Mayong bone thugs sa mga tropa natin dyan, ha? Dart? Shot dart? And then here comes the Shiva's guard. Nakagat na naman. Here comes the breastpin na pinilan. Nung snowball, pero again, taltos yan. 21! Flesh hip, mga kaibigan, for Pudge. Hindi kinaya ni Amar yung baho ng kilikini ni Watson. Laso ginamit dito, GH. Pitas. Hanggang kailan mag-feed dito yung Nigma? Hanggang kailan sila susubok? Hanggang kailan sila hindi magta-top out? Yung puting tuwalya ata, guys, madumi na. Hindi na counted ng referee. Hindi pinapaso ng entity na. Okay, hindi guys. Counted ng referee. Hindi sinatas. Okay, kaya pa. Gulpi na, guys. Awat na. At ngayon ko lang nakita yung Nigma Galaxy ng five. Naku, ganto. Parang may sumpa yung 5 ngayon, ha. Ang daming napapako sa 5, ha. Oh, nar. 32 minutes, mga sir, 29k net worth lead for entity and walang damage yung Nigma Galaxy. Parang kahit support din nila mapatay o wala silang mapatay. Siguro sabi ng Nigma, bahala na kayong magkagulo-gulo dyan sa 3-way tie. Mapapatayin kita lang ka, entity. Ooh, uli ka ulit, kumagat ng pa and bounce out. Yun. Buti na nakaligtas pa, no? Hindi nakapag-follow up din ng mainam din yung entity after that solid hook. Wala naman silang magiging follow-up. Feeling ko comeback pa to eh. Feeling mo? Ako, I have a feeling na makakambak pa to. Pwes mali yung feeling mo, sabi ng entity. Napuno na daw ng pawis. Kaya umitim yung towel. Wala na bang bearing? May bearing to, mga sir. May bearing to, guys. 30 points to, tsaka 3-way tiebreaker, yes. Mga kaibigan. Pag nanalo yung entity. Tatlong 3-way kasi yan na tiebreaker. Wasak na, guys. Wasak, durog, gulpe. Pa ba? Yan lang. Nagsisilabasa ng mga bugso ng damdamin ng ating viewers dyan sa comment section. Alam mo ba, guys, Mike? Mas gustong-gusto ko kadalasan, minsan hate comments eh. Kasi sila pa talaga yung pinaka-passionate. Yung mga nagagalit sa player, ramdam nila yung ano, bugso ng nangyayari sa mga good favorite morning. Team. Easy, 30k. Yan ang good morning. Kahit yung 1% lang ng 30k, pwede na, Mike.
para sa ating dalawa. Pero mga sir, mga tropa natin ano dinadala ng bugso ng damdamin, isihan nyo lang. Oh, hindi, okay lang yan. Para sa akin, it's fine. Entitled dyan sila sa kanilang mga opinion. Ano. Ayun yung nafe-feel nila. Sabi nga nila, don't invalidate someone's feelings. Yes, and passionate. And ngayon kasi guys, mahirap na at maraming tawag dyan, mabilis. Ano, 2022 na tayo. Good morning, towel. Ayun na ngayon nangyari. Good morning, towel. Namimiss ko tuloy good morning, towel. Ayun yung, pag naiiwan ko yung panyo ko, may tito ko eh, na ayun pinapadala. Pero guys, eto na yung, men, nalambat. Diyos ko po. Boss, need nyo po ba ng coffee? Aba, Boss Clark James. Eh, PM mo na si Mike. Uy, galing oh. Para sa kanya. Wala akong Gcash eh. Si Polok. Ikaw ang may Gcash. Siguro nang Polok. Guys, ewan ko, hindi pa nag-GGG. Nilalasap pa ng Team Nigma yung kanilang huling sandali. Nakangiti na si Toby, pre. Sabi, huling sandali dito sa Season 1 ng DPC. Pero, so good and tasty. Sabi ni MC. Tinip na nila and deserve na matip dito ni Pudge. Feeling ko yung tip na yan is very commendable. Complimentary. Complimental tip. Eagle o Eagles? Pambat sa Eagles. Eagles. Radiant's middle tower has fallen. Iyan. Mga kaibigan, 35K na alamang. Good morning. Welcome aside. Si Boss Jordama, yes. Good morning. Good morning sa'yo, Boss. Alam mo ba na nasa-satisfy kami yan? ATM, ayun. Ginawang withdrawal ng ATM. Ay, Jay. Tatry pa tayo yung support. Na-try. Ito na yata yung last hurrah, guys. Magkakaalaman mo na BKB dito para kay Amar. Kailangan mag-stack up ng kanyang permanent agility para medyo lumakas naman yung Slark. And ang daming right click na nagagawa niya dito kay Watson. Ilan na ba yung nakukuha niya agility? 23, 24. Pero 27 flesh hip yan. 23 nakuha niya, pero 27 flesh hip yan, mga kaibigan. Lugi pa. And GG will be called, mga kaibigan. Sabi ni Emperor, ayoko na, 44-5 Massacre Game. Diyos ko, parang... Congratulations for Entity and Triple Tie. Ah, Triple Tie, which yung is magagalap. Kakas yata mamaya, kundi ako nagkakamali. Naku, buti nila, may pasok ako mamaya. Si Jay na magiging caster na ito, mga sir. Ayun, mamaya ba? Hindi, wala pa nakalagay sa, ano, sa Liquipedia, men. Kung kailan magiging caster, siguro... Dahil lang ano nito, WMF din kasi baka sa ano na, Wednesday na. Ang WMF. MWF pala. Yeah, mahilig kasi sa ano eh. Bilik-bilik ako na pare-pare lang. Kala ko, MI, ano yung MLF yung sasabihin mo eh. Easy ka lang. Si JPK, hanapin si Gabi yun lang. Ayun, para so, sila that's it sila for us, mga kaibigan. Para maaga kayong magawa yung mga dapat ninyong gawin. Siguro mag-exercise, yung mga gising lang. Good morning sa lahat na nanalo. Jogging, ano, and stretching sa mga boss natin. Almusal, mag-ready na. Parang, kasi makumain dun sa calendar. Sagot mo naman ako ngayon, ha? Baka naman, ha? Uy, sagot pa kita ngayon? 500 na lang pera ko. Tignan mo, hanggang 5 pa tayo. Ayun, libre tayo ni Direk. Hindi. Gising naman na yung bangko natin eh. So, pwede. Huwag ka nang magpanga. Huwag mo nang tanongin kung sino. Pero yun mga sir, three-way tie. Abangan natin kung kailan i-announce. Most likely sa Wednesday talaga mangyayari yung game na yan. So, we'll